pagdating po sa inyong lahat, mga tagapakinig. Sa ngalan po ng Revolution Duterte for a Revolutionary Government, ay meron po kami yung pagpapahaya na gagawin ng interview. At nandito po ang chairman at president ng Dakilang Lahi Foundation, walang iba si Anthony Castelo. At nandito po ang chairman ng IGPAW, ang asosasyon po o samahan ng mga manggagawa at mga batubang mga magsasaka, mga mayinista, batubang sektor, mga manggagawa sa gobyerno, at mga ibang mga iba pang manggagawa sa ating lipunan. Ngayon po ay tatalakay natin ang mga maliginit na issue ngayon tungkol kay President Duterte, sapagkat itong huli sa mga nakaraang mga linggo o weeks ay tinatalakay po ang isang matrix na isang plano to oust him o alisin siya sa pagkapangulo. Pangalawa po, meron din posibilidad na siya ay maaaring ma-assassinate. In other words, kailangan pong maging militante at maging vigilant ang lahat ng mga membro ng Dakilang Lahi, ang membro ng IGPAW, at ang mga membro at mga officers ng Revolusyon Duterte for a revolutionary government. Bakit po ganito ang nangyayari sa ating lipunan ngayon? Sapagkat for the first time in the history of our country, from Bonifacio to Aquino III, ay meron pong presidente sumagi, gumalaw, at nag-disturb o pinakyalaman ang interes ng hindi lamang ng mga brapo o traditional politicians, kundi ang mga oligarko. Where in the world? He was even several steps farther than President Marcos. He insulted no less than the sitting president of the United States of America. He could play his cards well among the big powers, the US, China, and Russia. At saka ginalaw din po ang interest ng mga oligarko. Kung pinakyalaman mo ang interest ng mga oligarko, pinakyalaman mo ang interest ng mga oligarko, natural lamang na aalma sila, sapagkat they will not take this sitting down. They're going to plan not only your ouster, but even your assassination. Yun po ang panawagan namin sa lahat ng mga membro ng Revolusyon Duterte for a revolutionary government na maging vigilant. At ang pinakamagandang intelligence system ay ang sistema ng mahat ng mga chapters natin sa lahat ng pulisya sa Pilipinas, ang lahat ng munisipyo down to the barangay level. That is the best intelligence and the security system that we could give to the president. Kaya magsasalita po dito ang aking kasama, ang chairman and president of Dakilang Lahi Foundation. At na siya rin pong founder ng Citizens Arrest Movement. Na siyang gagamitin natin isang paraan. Mag-elaborate po siya doon sa Citizens Arrest Movement. Upang sa ganon, ang lahat ng mga nagbabalak ng masama sa presidente, whether it is ouster or even assassination, then we could protect the president. The president has the right to preserve the state because the state represents now the interest of the community. And then the people will continue with pushing and prosecuting the revolutionary government that they really want in order to change our society. So nandito po si Anthony, magsasalita na po siya, sunod po si Nick Elba. Magandang araw po sa inyo. Ang una po ay nananawagan kami na sa buong sambayan ng Pilipinas, sana ay maging vigilant tayo, magbasit-basit tayo sa ating mga paligid, tingnan natin ang mga galaw ng mga nasa paligid natin dahil hindi natin alam kung ano ang plano nila to destabilize the government, the legitimately elected government, to assassinate the president. Hindi natin alam kung ano ang plano nila. Kaya sabi nga ni Canelo, the best yung maging
very watchful tayo at let us not keep our guards down dahil ito pong darating na halala na to ay napakadelikado at may mga impormasyon kami na sa aming sources na na dapat talagang pag-ingatan natin ang kaligtasan ng ating minamahal na Pangulong Duterte na napakalaki na ang naiambag sa kaunlaran ng ating bansa. Maraming naihingi sa kanya dahil siya ang may lakas ng loob upang ipagtanggol ang karapatan at kalayaan ng Pilipinas. Maraming sa kanya. At bukod pa doon, kaya po yung nabanggit ni Canelo kanina na citizen's arrest, yun naman ay sa batas ay nakalahan na tayo ay may karapatan kapag may nakikita tayong nagpa-plot o nag-uusap-usap dyan o nagpa-plano ay pwede tayong lumapit sa kapulisan at tama ba yung kanino? Hingin ang kanilang tulong tayo. Yung pong technical manin ni Canelo. Ang citizen's arrest, kahit na po wala po yung mga law enforcement agencies, ay makakapagawa ng citizen's arrest. Yung tinatawag na en flagrante. Delikto. En flagrante. Delikto. Ibig sabihin yung the act. When you see that the act, that the crime is being committed, mayroon kang karapatan ng tigilin. Of course, there should be force in numbers. Hindi naman nag-iisa yung tao natin. Our people will be moving in groups and clusters so that they can enforce a citizen's arrest na hindi siya nag-iisa at matatapos doon sa kriminal na kanyang huling. Kasi po nakikita na natin, maraming buwan na nakaraan, nakikita natin there is a concerted effort, a move to oust the president. Kasama ang media, kasama ang foreign media, influences from abroad. Nakikita natin na maraming mga nakakalungkot na kababayan pa natin sa ibang bansa na fanning the fire to create animosity instead of respecting the sitting administration and maintaining the peace and order in our country and loving their country of origin. Imbis na ganun, ay sinisira ang pamilya. Kaya nakakalungkot yung bahagi na yun. Kaya po ito, napapansin natin na pag nahahati ang mga kababayan natin Pilipino, lalo na may darating na eleksyon, ay sinasamantala nila. Kaya marami naglabas dyan ng mga fake news na tungkol sa yung mga yung labas na illegal drug, through narco list, yung mga people, na inilabas. It's all part to discredit the president and his family, to influence public opinion. Mabuti na lang ang Pangulo natin, napakataas ng rating, mahal na mahal ng taong bayan, mahal na mahal ng military, at naman sa yung foreign policy naman niya, ay independent foreign policy, kaibigan niya ng Amerika, kaibigan din ng China, kaibigan niya ng Russia, kaibigan niya ng lahat. Kaya walang rason kung bakit hindi maipagpapatuloy at dapat ipanalangin natin sa Panginoong Diyos na protektahan ang ating mahal na Pangulo. Iligtas niya, huwag niyang hayaan na masaktan ang ating mahal na Pangulo. Ipanalangin natin siya ang kanyang kaligtasan at ipanalangin din natin ang mga Presidential Security Group na pumoprotekta sa kanya. At let us remain vigilant. Let's remain vigilant and be watchful. And most important is to pray for the president and for our country. The gains that we have
that we have made in these past 3 years ay ay dapat lamang magpatuloy at makumpleto niya ang kanyang mga adikain at plano para sa kaunlaran at kapayapaan ng ating bansa. Hindi lang din sa, para sa ating generation, kung hindi sa future generation sa ating. Maraming salamat. Magandang umaga sa atin lahat. Magandang araw. Ako po si Nick Elman, chairman po ng Makati Alternative Revolutionary Council. At ako rin po ang head ng IGPAW o yung Industrial Professional of, ano, Industrial Government Professional Agricultural and Other Workers Confederation sa ilalim ng liderato ng Revolution Duterte Revolutionary Government. Kami po ay tumatalima doon sa panawagan ng dakilang nanahi at ng Revolution Duterte for Revolutionary Government na maging vigilante at aktibo na harapin ang anumang mga pananakot, anumang threat laban sa ating presidente. Tayo mga manggagawa, bagaman tayo ay sinisikil na kasulukuyang sistema, naniniwala pa rin tayo na sa pag-support ni Presidente Digong ay gumagawa siya ng lahat ng pamamaraan para ika nga i-ligtas ang mga manggagawa at ang bayan ng Pilipino kung saan itong mga pangunahing sektor ng ating lipunan na binibigyan niya ng protection kung saan yung anim na taon ng kanyang panunungkulan ay hindi sapat. Dito pa lang sa 3 taon na nakalipas, no, ay katakot-takot na ng mga pagbanat, no, pag-iisip ng pag-destabilize sa kanya and even a plot to assassinate him, no, ay ito yung manifestasyon na talagang epektibo, no, si Presidente Digong mamuno para sa kapakanan ng sabihan ng Pilipino. Meron pang ilang taon na natitira, no? Kung saan, no, yung growth, no? Yung growth, yung economic growth, no, ay hindi magiging ano to. Dapat ito yung hindi exclusive bagkos ito ay para sa kapakanan ng lahat. Kaya mga magdagawa sa loob ng matitira taon na tatlong taon ni Digong ay dapat magkaisa at labanan at tulungan si Digong upang tunay na itayo ang isang istruktura para sa kabutihan ng mga mamamayang Pilipino at lalo-lalo na ng mga magagawa at mga magsasaka. Sumulong po tayo bilang isang bansa, makaisa tayo sa Revolution Duterte for Revolutionary Government at dakilang lahi sa pamumuno ng ating kasamang si Anthony Castelo. Maraming salamat po at pabuhay ang sabay ng Pilipino, pabuhay ang ating pamumuno. Secretary Panelo, kanina lang, bago siya umalis, kasama niya si Martin Andonar, ay tinaliwanag nila, binalidate nila yung mga unang lumabas sa Manila Times under the authorship of Dante Ang, who is the publisher emeritus of the Manila Times. Now the plot thickens. No? Pa doon sa Dicoy, of course, outcome lang itong Dicoy narco list. No? At ang sinasabi niya, yung PCIJ, Philippine National Union, Lawyers of the Philippines, under kay Andre Laga, and then the PCIJ, under Lou Malahas, and then the Rappler, under Reza, Maria Reza. These are all funded by foreign conduits, like the Democratic Endowments, Russian for Democracy. For Democracy, that's what I'm saying. So, iniiwasan natin dito ang presidente ng mga candidate nila, ng mga iba't ibang mga IT, no? Information technology na gamit nila. Para lang sa ganun, magkakaroon ng mga linkages at ng mga iba't ibang mga two, three,
the impression that the president is committing impeachable offenses, the president is committing so much crimes against the Filipino people. Mind you, ito ang masasabi namin, babalidation yung aking masasabi ito. It is only a small minority led by the opposition, the Liberal Party, like the opposition, na sila naman ang naniniwala na si Presidente ay gumagawa ng krimen in the pursuit of the all-out war against illegal drugs, the all-out war against corruption, against the drugs, the all-out war to achieve war on poverty, itong magandang performance ng economy, instead of just benefiting the upper class, the oligarchs, papalo, the Standard and Poor's rating of BBB will move on towards AAA in the future. But there will be a difference in the next 3 years that it could control inflation and at the same time, there will no longer be the trickle-down effect now. Nung mula dito sa itaas, bumababa lang, pumapatak-patak lang ng pakunti-kunti dito sa masa ng sambayan, hindi magkakamayon talaga ng inclusive development. GDP is nothing for the masses of our people if the development is not inclusive. Ang ibig sabihin nun, yung tunay ng demokrasya ay pinapaboran ang mga manggagawat, mga magsasakap na maliliit na urban poor at saka hindi lang ang mga oligarko at saka mga trapo na nangyayari magpahanggang ngayon. Yun ang gustong baguhin ni Presidente. Kaya nasasagi niya, nagagalaw niya, istorbo niya itong mga interes ng mga trapo at saka oligarko. Kaya nag-aalma sila. Sabi nga ng mga panglas na philosopher, they will never give up their position of power and privilege without putting up a fight. Kaya andahin natin na itong mga oligarko at saka mga trapo na ito na binabangga ni President Duterte ay mag-aalma at gagawa ng paraan para siya ay mawala. Hindi lamang masira, kundi mawala sa ating bansa. So, pahabol? Pahabol, short lang. Nananawagan po ang IGPAW no, sa lahat sa mga kapitalistang Pilipino na magkaisa, magdagawa at kapitalistang Pilipino na magsama-sama at tulungan ang programa ni Presidente Digong para sa kaunlaran ng buong bansa. No? Hindi dapat natin pabayaan ang mga oligarko sa loob ng ilang daang taon na sila ang namayagpag, silang kumontrol ng ating lipunan, silang kumontrol ng ating kabuhayan. Kaya ito ay isang obligasyon din ng mga Pilipinong makabayan, mga patriotikong Pilipinong kapitalista, na paundarin natin ang ating bansa para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Thank you. Salamat po. Okay.